Hello, hello, magandang araw mga kapingga. Welcome ulit dito sa akin channel, Pingga Channel. Para sa ating video ngayon, aalamin natin ngayon ang bagong labas na motorcycle ni Honda Motorcycle Philippines. Ang the all new Honda Extreme XRM CFT 125M. Aalamin natin ngayon o kabilis ang ma-reach niyang top speed gamit ang sprocket combination na stock 14x38. Since digital na ang motor na ito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makuha yung top speed niya nang walang karga. Hindi natin siya patatakbuhin ng may load. Ang gagawin natin is i-center stand lang natin siya, and then ikakambyo natin hanggang sa fourth gear since hanggang kwarta lang ang kambyo nito, 4 speed lang transmission. So tingnan natin kung anong kilometer per hour ang kaya niyang ma-reach. Tingnan natin mga kapingga. Dahil digital na ito mga kapingga, sa pamamagitan lamang ng naka-center stand siya, nakaangat yung gulong, na ingatan natin na huwag sumaya dun sa lupa. Okay, so medyo delikado to dahil ibibirit natin ang gusto yung accelerator, yung kanyang throttle. So bago yan, warm up muna natin yung engine, baka mabigla eh. Okay, ito pa lang yung odometer na natatakbo niya, 6,757. So tingnan natin. Pandari lang muna natin, hayaan natin siya mag-warm up. Uy, 1 bar na lang pala yung fuel ko. Pero hindi pa naman siya nag-blink. Ang alam mo kasi pagka nag-blink yan, mayroon pang karga yan, approximately mga 0.87 liters. So mga kapingga, hayaan muna natin siya mag-warm up. Siguro tama na yung mga 5 minutes. Mga 5 minutes siguro. Ayan natin painitin siya o warm up yung makina. Kaya nga pala mga kapingga, kapag ang motor ninyo ay naka-FI na,
o fuel injected na. Iwasan yung rapid o sudden throttle acceleration. Madalas kong naririnig yan sa mga manufacturer, manufacturer, medyo nabulol pa ako. Iniiwasan yung ganong pag-accelerate kapag naka-fuel injection ang mga motor ninyo. Unlike sa mga carburetor, pwede nyong i-rev ang accelerator ng bigla. Pero ang FI, moderate, moderate lang yung grip mo sa throttle. Huwag yung hindi bigla-biglain na parang nagda-drag racing ka. So mga kapingga, umpisa na natin. Ang gagawin ko para hindi bumaba o sumayad yung gulong dun sa lupa, kasi center stand, and then napatong ako rito. Tapos bibigatan ko yung portion dito para maalalayan na hindi sumayad yung gulong. Kasi pag dito ako sasakay o dito sasakay na portion na to, may tendency na sa sobrang accelerator o baka mamaya bumaba yung gulong, biglang small foot ka doon. Marurot, pag marurot mo, bumalanda ka doon sa highway at kayo tayo dyan. Eh, sige na, bihan na natin mga kapingga. Sasakyan ko ito, papatong ako rito. Yeah. Okay. Hindi pa ako nag-ready doon sa foot race. Doon sa foot peak niya. And then, here we go. So, kakampyo natin ang primera. Napansin nyo, naka-primera na yan. Pag binibirit ko na yan, ang gulong. Siyempre, iikot na yan. Ang bahagya. Kita nyo? Pag binirit ko pa. Yan, so hindi nakasayad yung gulong na yan sa likuran. Okay. Medyo delikado to. Huwag gagayahin ang mga bata. Professional lang gumagawa nito. Mga professional driver. Okay. Mga kapingga, ito na. Balik muna natin ng neutral. Medyo na-distract kayo doon sa ano eh. Yan. Naka-neutral and then pa-0 km per hour siya. And then cambio na natin. Okay, umpisahan ko nang tigain yung throttle accelerator. So, 19, 18, 17, so pwede na tayo ng change gear ng second gear. Second gear na tayo mga riding gear. Third gear. Fourth gear. Kita nyo yun mga kapingga kung anong kilometer, ilan yung na-reach niyang kilometer. Ulitin huli natin, neutral. Kabyo na tayo ng first gear. Second gear.
That's it. Okay. So yun mga kapingga, nakita natin yung kilometer per hour na nararating nyo na re-reach niyang top speed na naka-neutral lang. 126 or 125, ipagpalagay na lang natin 125 or 126 kilometer per hour yung nare-reach niyang takbo gamit ang stock sprocket combination na 14x38. Hanggang sa muli mga kapingga, sa susunod na video ko alamin natin yung top speed naman niya na may karga. Okay, paalam.